Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong J.R. Olfindo at nais kong bigyan ng pansin itong nangyaring paglindol ngayong araw. Ano, July 27. Sabi dito sa GMA News Online, fatality, damage reported, magnitude 7, quake, jolts, Abra, felt in NCR and other areas. Alam natin yung sentro ng lindol ay sa Abra, and yet dito sa NCR ay ramdam natin yung lindol. Dito lang sa amin sa Quezon City talagang yumanig din, ano? So pag tumayo ka, may hilo ka talaga, no? So sabi dito, a magnitude 7 earthquake jolted Abra on Wednesday morning and was felt in Metro Manila and nearby provinces. So, kasama yung ibang provinces na malapit sa Metro Manila. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, the quake earlier reported as magnitude 7.3 occurred at 8:43 a.m. and was located at 17.64 degrees north, 120.63 degrees east, 003 kilometer north, 45 degrees west of Tayum in Abra. So, dyan ito sa norte. It had a depth of 17 kilometers. So, ayan, yung lindol talaga ay nararamdaman dito sa Pilipinas. Ano? So, magbibigay ako ng tips galing ito sa PBOX kung saan, ano ba ang dapat nating gawin pag may katulad nito na lumilindol nga. At alam natin na maraming casualties dahil dito, especially dun sa Abra kung saan, yun nga ang epicenter. Dun ramdam yung napakalakas na lindol. Imagine 7.3 ito mga kapatid, malakas ito. Kung dito sa NCR ramdam natin, mas lalo doon sa Abra, ano, at malapit na lugar, malapit ng Abra dyan sa north. So, ito yung dapat gawin natin pag may lindol na nangyayari. So, during earthquake, so, ito ay galing sa PHIVOLCS na information kung ano ang tamang gawin natin pag may lindol. Una, drop, cover, and hold on. O yan, nakikita nyo. So, hanap kayo ng mapagsisilungan na bagay. Ano, katulad dito, lamesa. Na pwede nating pangsalo sa mga naguhulog ng mga debris. Ano? So, or stay in a safer part of the room. Na walang huhulog sa ulo mo. Ano? Sabi dito, stay calm and alert. Watch out for falling objects, glass windows, shelves, cabinets, and other heavy objects that may cause injury. Kasi nga, pag sa ulo mo, merong malalaglag, anak ng tinola. So, yan ay malalaglag sa ulo mo. Katulad dito sa ulo. Sa aking itaas, meron dyan malalaglag na shelf sa taas. So, kailangan kong umalis dyan. So, maghanap ako ng bagay na may ko-cover ko o magko-cover sa akin. Ano? If outside naman, kung nasa labas ka at naglindol, move to an open area. So, yung walang mga building na malalaki na pwedeng bumagsak din sa'yo. If near a shore, sa dagat, move quickly to higher grounds. Kasi nga, yung earthquake pwedeng mag-cause ng tsunami. So, yung malalakas na malalaking alon. So, move away from steep slopes kasi nga, pwedeng magka-landslides. Ano? So, may mga inaitalang landslide dyan sa may bandang Abra. Ano? Ano yung mga lupa? Ano? Stop if inside a moving vehicle. Do not cross bridges, overpasses, or flyovers. So, yan yung konting kaalaman tungkol pag mayroong lindol.
So, halimbawa, natapos na yung lindol. So, anong gagawin natin? Evacuate as soon as the shaking stops. Take fastest and safest way out. So, lumabas. So, hindi tayo pwede tumakbo-takbo pag lumilindol kasi mahihilo ka nga pag tumayo ka. So, drop cover and hold ka. So, pag tumigil na, saka ka lumabas. Expect aftershocks. So, kahit tapos na yung lindol, gumagalaw pa rin yung lupa or yung building kasi may mga aftershocks pa yan. So, sabi dito, be updated, monitor the situation from the radio. Wala kayong radio sa TV, sa cellphone. Ano? Put out small fires using extinguisher. Usually, pag may earthquake, nagkakaroon din ng sunog kasi nga minsan nagsushort yung mga wirings. Check yourself and others for injuries. So, ito ay galing sa PBOX. So, malaking kaalaman ito lalo sa tayo ay madalas lindulin. Ano? So, yun lang po. Maraming salamat. Mapagpalang araw sa atin lahat. Paalam po pansamantala.